You saved the soul of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the anguish on your knees, you were the God the reason. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, Ace to Ace, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, El Kampana Adonai, we will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time when grace was near, though the people could not see what Messiah ought to be, for your words contain the plan, nations could not understand. Your most awesome work was done through the purity of your Son. Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo. Sinasamba ang dakilang pangalan. Padalangin namin, loobin mo nawa na kaming lahat ay kahabagan, patawarin sa lahat ng aming mga pagkamali at pagkukulang. At loobin mo nawa na kami po ay linisin, hugasan kami ng dugo ng Panginoong Hesus. Dalangin namin ang banal na Espiritu po ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan, pagpalain ng papawid ang lugar na ito. Pagpalain ng Diyos sa iyong lingkod, itago sa iyong likuran, itago sa iyong kapangyarihan, ikaw pong maitaas, ikaw mga parangalan. Pagpalain po ikit sa lahat ang mabuting mong balita na ating ihahatid. Ito po'y sundan matanda yung malagkababalaghan. Niling namin o Diyos sa iyong kalooban na bigyan mo po kami ng karunungan, kalaman at pag-intindi. Maunawaan namin ang iyong salita at maisabuhay po namin ito. Yahweh, maraming salamat. Dalangin ko pong pagpalain ng lahat na tumugon at lahat ng aabutin ng tinig na ito na yung salita, kapagpala nawa ang aming buhay. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo at sa patuloy na panalangin ng Marimberhin at ang lahat ng mga santo at banal, sa ngalan ng Panginoon Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon si Kristo.
narito sa pina na kahandang tulungan ka. Alleluia, alleluia, dahila siya ang kasama sa Gospel according to St. Matthew chapter 5, verse 38-48. Apuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Sa Ebanghelyo po ay kay San Mateo, Kabanata 5, Talata 38 hanggang 48. Okay, babasahin ko po sa ating lingwahe. Narinig ninyo na sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal ka ninuman upang makuha ang iyong baro, ibigay mo pa sa kanya, pati ang iyong balabal. Kung sa pilitang ipapasan sa iyo nang manlulupig ang kanyang dala ng 1 kilometro, pasalin mo ito ng 2 kilometro. Mabigay ka sa nangihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pa ang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya, dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga minamahal kong magulat kapatid, ang salita ng Diyos. Nagpatang gabi po sa lahat. Mukhang may tao ba? Ngayon lang po ako nakabalik ulit. Sige po. Medyo mahaba-haba ang ating pag-uusapan. Opo na ho tayo. Makinig po tayo sapagkat ang ating pag-uusapan ay ito po ay may ugnayan sa realidad ng buhay natin araw-araw bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano. Ready na ba kayo? Tayo po mga kapatid sa tinatawag na liturgical calendar ng ating simbahan, tayo po ay nasa tinatawag na pang-7 linggo ng ordinary time, tinatawag na year A. Bakit year A? Kasi January, sa year A po tayo mga kapatid. So, 7th Sunday of ordinary time.
So, tayo po sa introduction, ang ating tema ay pinapamagatan po natin na Sunday is a living in holiness. Ito po living in holiness. Ito po ay pamumuhay na mayroong kabanalan. Dahil ito po ang nais ng Diyos sa mga anak niya. Hello? Nandiyan pa ba kayo? So, in the Sermon of the Mount, mga kapatid, ayon po dun sa Sermon sa Bundok, Jesus, in-explain po ni Jesus na ang pagsunod po, being obedient to God's commands in the holiness code, in showing God's love and justice to others, that the people of God were distinguished from others in the world, becoming true children of God. So sa Sermon of the Mount, in-explain po ni Jesus, mga kapatid, na ang pagsunod po sa iniutos ng Diyos sa tinatawag na kabanalan na batas o holiness code ay pinapakita, mga kapatid, na God's love and justice. God's love and justice na dapat po ito'y pinapakita ng mga tao na sumusunod sa Diyos upang makilala sila at mayroon sila tinatawag na pagkakaiba bilang mga anak ng Diyos. Hello? Makilala, ma-distinguish, at hindi sila magkapariho sa ibang tao. Hello, tandaan natin yung kausap ni Matthew, ito ay mga Hudyo, mga kapatid. Pero hindi naman, ibig sabihin ng Hudyo, ay hindi na tayo kasali doon. Hello? Mamaya konti, alam ko na ibahagi na rin sa inyo dito, mga kapatid, kaya pinatungkulan ng Panginoon para sa lahat. I'm quoting, mga kapatid, ito quote ni Jesus sa kanyang sinabi, kinote po niya ito sa tinatawag na command for holiness in Leviticus chapter 11 verse 44. Sa Leviticus chapter 11 verse 44, panatilihin ninyong malinis ang inyong sarili sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Yan. So inuutos ng Panginoon to, command ito na panatilihin malinis ang inyong sarili. Sa loob at labas. Hello? Hindi lang loob. Kailangan pati sa labas kasama. Gets nyo? Nakikinig ba kayo? So, St. Peter wrote, mga kapatid, na that the strength to offer this kind of love comes from living in imitation of God's holiness. Makukuha lamang natin ito, magagawa lamang natin ito ang lumakad nang may kabanalan sa pagsunod sa iniutos ng Diyos na may kabanalan, kung gagawin natin at gagawin natin imitation o gagawin natin, gayahin natin ang Panginoong Jesus sa kanyang buhay kabanalan. Hello? Paano? Yan ang tanong. Mamaya konti, malalaman nyo. Okay? In the gospel, mga kapatid, si Jesus po, kinikontinue niya ang pagtuturo na tinatawag na six standard of conducts. In biblical scholars, anim. In biblical scholars refer to the six examples of Christian perfection. Ayon po sa mga biblical scholars, mga kapatid, yung mga dalubhasa sa kautusan o dalubhasa sa ating Biblia ay ito yung tinatawag nila na six examples of Christian perfection. Ayon po sa Matthew chapter 5 verse 21 to 48 as the six antithesis. Ano ibig sabihin ng antithesis? Pag sinabing antithesis, mga kapatid, an antithesis is a contrast or opposition of words or sentiments. Antithesis is a contrast or opposition. Pag sinabing opposition, yung meaning na kabila. Halimbawa, meaning ng love. Ano isa? Kabila nun ay hate. Yung opposite niya, hate, di ba? Yan. Ibig sabihin ng antithesis. Bakit? Dahil sa sinabi ng Lord, itong word na kung saan ay gamit ng paulit-ulit na formula. Ano yung paulit-ulit? Napakinggan nyo ba kanina sinabi? Narinig mo itong sinabi. Pangalawa, ngunit sinasabi ko sa iyo, ano pa? At sinabi din sa iyo,
Ngunit sinasabi ko sa iyo, yung word na ito na pinaulit-ulit, mga kapatid, na formula ay may pagkakaibang tinutukoy. Kaya nga antithesis, mga kapatid. Kaya sabi doon, we are called to live in the image of God's Son, Jesus Christ, and as Jesus taught, to be perfect as your Heavenly Father is perfect. Hello. Kung basahin natin ang Matthew chapter 5, verse 48, sinabi kanina, kaya dapat kayong maging ganap, sa ibang version, kaya dapat kayong maging banal, gaya ng inyong amang nasa langit. Hello. Yan sinabi ng Panginoon. So mga kapatid, sabi po ni Luke chapter 10 verse 29, mayroon po isang scholar na sa kanya pong paglalakbay nakatagpo ang Panginoon at siya po'y nagtanong. Nagtanong po siya, scholar of the law who wanted to test Jesus as gusto niyang subukin ng Panginoon. Ito po'y mga dalubhasa, magagaling sa Biblia, magagaling sa batas. Ayon po si tinuro binigay ni Moses. Sabi niya, teacher, guru, ano po ang gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Teacher, what must I do to inherit eternal life? Ano po ang gagawin ko para makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Yan po tinanong ng isang Biblia scholar, mga kapatid. Kung ating babasahin sa Luke, mababasa ninyo, mga kapatid, Luke chapter 10 verse 29, ito sinabi. Ayan, ito po isang eskriba. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus, sino ang aking kapwa? Pero kung ating aakyatin sa taas, mga kapatid, ang eskriba po lumapit siya upang subukin ang Panginoon. Nasabi niya, guro, anong dapat kong gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Sabi ng isang magaling, isang scholar, ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyahiya, tinanong niya uli si Jesus. Sabi niya, sino ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Kinig po kayo sapagkat mahalaga po ito. Pag once na deliver ko sa inyo at hindi nyo po napakinggan, hindi ko na kayo sagutin sa harapan ng Diyos. Wala na akong pananagutan sa inyo, okay? Bilang isang ilustrasyon na ang utos na ibigin ang kapwa ay higit pa sa kapwa Hudyo. Bakit sinabi ng Lord to? Ito po ang background. Ang mga Hudyo, mga kapatid, ang kanilang pag-intindi at ang pagturo ng mga Pariseo skriba sa kanila ng Saduceo, itinuturo po sa kanila, mga kapatid, dahil sila po ang tagapagturo ng salita ng Diyos, tagapagpapaliwanag, tagapag-interpret, ang kanilang interpretasyon sa sinasabing ibigin ng iyong kapwa, ang kanilang tinutukoy, mga kapatid, ay ang pagmamahal nila sa kanilang family, sa kanilang relatives, maging sa kanilang kabrader, maging sa kanilang kapwa Hudyo. Behind that, paglabas dyan, mga kapatid, pag ikaw ay hintil, hindi ka Hudyo, hindi ka na nila mamahalin. Bakit? Ang turing nila sa iyo, kalaban. Enemy. Kaya sinabi ni Jesus dito, kasi ang gusto niya mangyari na ang pagmamahal hindi lang doon sa kapwa Hudyo, kundi ilabas mo sa lahi ng mga Hudyo. Iparating mo sa mga labas ng mga lahi. Maging hintil. At tayo po ay kabilang sa mga hintil. Hello. Amen. Yun ang gusto ng Lord. Yun ang gusto niyang banggain. Yun ang gusto niyang tapusin sa kaisipan ng mga Hudyo. Dahil ang mga Hudyo, ang kanilang
paniniwala dahil yun ang tinuro ng mga skriba sa kanila, ng mga tagapagturo sa kanila na pagmamahal sa kanila lang. Kaya ang turing nila sa mga Samaritano, mga kapatid, dahil hindi naman royal Jew blood, ay kalaban. Kaya naparito si Jesus para i-fulfill ang batas, bigyan kaganapan, ipaintindi sa kanila. Dahil ang kanilang pag-interpret ay iba-iba. Bili mo ang batas, 10 na ibinigay, ginawa nila 615. Tama ba? Bili mo yun? Hindi nga nila masunod yung 10, hindi nga nila ma-interpret ng tama, dinagdagan pa. Dinagdagan na 605 o di naging 615. Oh. Ano yun? Isa lang, ang naalala ko ganito, pagdating ng Sabbath day, hindi ka pwede magbunot ng puti ng buhok, bawal. Tignan mo yan. Hindi pwede magbunot ng puti ng buhok, bawal. Hmm. Kaya nga kinukundina sila ng Lord eh, ang ginagawa ni Jesus, sinasadya ni Jesus na gumawa ng himalang sa araw ng pamamahinga, doon sila galit na galit. Hello? Kasi gusto ni Jesus iparating sa kanila, ako ang kapahingahan, ako ang Sabbath day, sabi ni Jesus. Hindi nila mag-gets eh. Hello? Hindi nila mag-gets. Amen? Gusto ni Jesus, ako ang kapahingahan. Sabi eh, pag nahulog ang anak mo sa balon sa araw ng pamamahinga, hindi mo kukunin? Eh, bawal magtrabaho eh. Yun ang turo nila eh. Oh. Hello? Pero itong mga scribe at pariseo, mga kapatid, sa bahay nila, ang katulong dalawa. Higit pa, bakit? Hindi pwedeng tumigil sa pagtatrabaho ang isang katulong. Why? Kapag tumigil at hindi nagtrabaho ang isa na kasama niya, kapatid, walang sasalo, parang pinapapasok nila ang kasalanan sa loob ng karumihan. Tignan mo yan na batas na yun. Sinusunod. Hello? Ganon din mga kapatid sa pag-ibig na ito. Sa pagmamahal sa kapwa, may limitasyon ang gusto na iparating ng Lord sa kanila ni Jesus. Behind that. Lumabas ka doon sa inyong bakuran. Ipatama mo ang pagmamahal doon sa labas. Hindi doon lang. Hello? Kaya sabi kahit kaaway, mahalin. Mamaya konti pag-usapan natin. Hello? So, ready na kayo? Introduction lang yon. What are the 6 examples of Christian perfection? 6 examples. Ngayon, sa gabing ito, pag-usapan natin yung dalawa. Yung nahuli kasi yung apat na una nung nakaraang week. Nauna na yung nakaraang week yung apat. Teaching about unrighteous anger, 21-26 ng Matthew chapter 5. And pangalawa, teaching about sexual immorality, verse 27-30. Teaching about divorce, verse 31-32 ng Matthew chapter 5. Teaching on the swearing of oath o pangako, na dapat to pa rin, 33-37. Ngayon, dugtong ito ng turo ng tinatawag na 38, verse 38. Ito yung panlima, mga kapatid. May panlima na katuruan, teaching about retaliation. Hello. Retaliation, mga kapatid. Sabi po dito sa ating binasa, narinig ninyo sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ang pananalitang ito, ang pananalitang mata sa mata at ngipin sa ngipin ay talatang 38 ay nasa mga kudigo ng kautusan ng Exodus chapter 21 verse 24. Nandun po yan sa Old Testament, kinote ni Jesus. Handaan natin pag hindi natin gaano maintindihan ng Word of God. Hello? Makinig kayo? Gising pa ba kayo? O gisingin mo katabi nyo, baka mamaya mamiss nyo to. O. Pag once na mayroon kayo nabasa sa Bible na hindi nyo na lubos maintindihan, mayroon ugnayan yan sa Old Testament. Hello? Mayroon yan ugnayan si Jesus, mahilig siyang umamit, kumuha ang word, doon inuulit niya sa New Testament, kumukuha siya sa Old. Hello? Katulad nito, yung mata sa mata, ngipin sa ngipin, mapapasa natin ito sa Exodus chapter 21 verse 24, Leviticus chapter 24 verse 20, Deuteronomy chapter 19 verse 21. Nandoon po yan, mga kapatid. Kinuha, anong
ano ang tawag sa batas na ito? Alam nyo hindi? Alam nyo hindi? Sino gustong malaman? Tasa kamay. Gusto nyo malaman? Dalawa lang yung sumagot. Sa susunod na lang pagbalik ko. Dalawa lang ang sumagot eh. Gusto nyo malaman? Okay. Sige. Ang tawag nila sa batas na ito ay Lex Talions. Iiba, ang sagot nila, ang tawag nila sa batas na ito ay Lex Talions, Talyones, Lex Talyones, or it's been the law of reciprocity or equivalent compensation. Pag sinabi equivalent compensation, kung ano po yung ginawa mo, ay kailangan may katapat siya. Ganun din. Yan, reciprocity, mga kapatid. Or equivalent compensation. Ano pa, mga kapatid? Marami na ito ay isang, ay iba naman ang tawag nila dito sa batas na ito ay barbaric law. O, ang ano bang layunin ng utos na ito? Ang layunin ng utos na ito ay upang katamtaman ang paghihiganti upang protektahan ang mga inosenteng miyembro ng pamilya ng isang akusado o nahatulang may kasalanan ng isang krimen at upang matiyak na ang parusang binisita sa nagkasala ay hindi lalampas sa krimen. Bakit ganito ang sinabi ng Lord? Kasi alam niyo ko, mga kapatid, in ancient cultures, mga kapatid, noong unang panahon, ay sa entire family ay ang kanila pong ginagawa pag once na mayroon pong ganitong kaso, common na po sa kanila, mga kapatid, na entire family to suffer death penalty or to be sold into slavery for his offense. Kapag nagkasala ka, mga kapatid, noong unang panahon, ay talagang grabe ang kanilang kasalanan. Ang ganun lang kabayaran, kamatayan. At nadadamay yung inosente na hindi naman ginawa. Yun ang kanilang pag-intindi. Kaya dumating si Jesus upang ito po ay basagin, baguhin. Hello? Bigyan niya ng kakaiba. Kakaibang pagkakakilanlan. Pag ginawa mo ito, bibigyan niya ng mataas na standard. Aangat niya, mga kapatid. Kasi ito, ang batas na ito na ginagawa nila, masyadong napakasakit. Paano naman yung hindi nakagawa, nadadamay? Inosente sila, isa lang ang gumawa, lahat damay. Hello? Naalala niyo ba yung, naalala niyo si Dinah sa Old Testament? Nung ni-rape siya ng isang anak ng hari, lahat gayon nagustuhan siya. Alam niyo yung sunod na araw, buong pamilya ng hari pinatay ng mga kapatid ni Dinah. Ganun, kapatid. Grabe, kaya gusto ni Jesus, putulin yun. Na hindi humanto sa tinatawag na retaliation or vengeance. Hello? Andiyan pa ba kayo, ha? Kasi sa panahon natin ngayon, yung ganong kaugalian na na-adapt na rin natin eh. Na-adapt rin ng Pilipino, na-adapt rin ng ibang bansa. O pamilya sa pamilya, pero hindi yun ang gusto ng Lord. Hindi yun ang gusto ng Panginoon. Na humantong sa tinatawag na crime. Hello? Mayroon siyang solusyon. Mamaya ko, ituturo niya sa atin. Hello? Okay? Teaching about retaliation. A law of reciprocity or equivalent compensation found in the law codes of Sinai Covenant. Ito po ay covenant sa Sinai. In the code of, tawag nila ay Hammurabi. Ay a Babylonian law code dating to the 17th century before Christ. Yan, 17th century before Christ. Demand, ito ba'y demand that the punishment fits but does not exceed the crime. Dapat ang parusa ay tama lang, huwag hahantong sa crime talaga. O sobra-sobra, mga kapatid. Yan ang gusto. So the law became the mark of the civilized society. Ano ang tugon ni Jesus para sa paghahanap ng katumbas na kabayaran, para sa paggawa ng krimen, o para sa isang kawalan ng katarungan, o para sa isang abala na nangyari sa buhay ng tao. Jesus gives four examples of acting in love rather than retaliation. Acting love
acting love rather than retaliation. So kumilos tayo.